So what's up mga kumaga, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa PSP. Gaya nga nasabi ko sa inyo, marami pa akong hindi napapanood na battles dito sa PSP. At interested din naman akong mapanood siya. At ito, yung Luxuria vs Rapido. Inuna ko na siya ngayon kasi na-request to no? Nagkataon lang talaga na may request yung Luxuria vs Rapido. At isa to sa mga gusto ko mapanood. So, shoutout kay Joseph Tabian sa nag-request ng Luxuria vs Rapido. So, sa mga susunod, may marami pa talaga. Ang haba lang talaga ng mga battles dito sa PSP. Kaya, ginagawan ko siya ng video kapag free ako or wala akong pasok kinabukasan para kahit papaano makapagano ako. Marami yung magawang content, no. So ngayon, pangalawang review na natin ngayong araw kasi ni-review din natin ngayon yung Righteous One versus Jonas, which is ang tagal din ng battle na yon. At ngayon naman Luxuria versus Rapido, which is request naman to ng isa nating viewers na si Joseph Tabian. So shoutout sa iyo. So shoutout. Asan ba 'yan? Baka mamali tayo na shoutout. So ayun, tama. Joseph Tabian, shoutout sa iyo. So ngayon, umpisahan na natin to, Luxuria vs Rapido. Let's go. Versus Rapido! Pangil sa pangil! Sagpangan na! Ang laking babae ni Luxuria, no? Ako ang madre ng tugma! Wala akong kinakatakot ang Jacolero kahit iputok mo pa sa akin sa mukha! Oras na para pabalikin ka kung saan ka man nang galing na longga kasi mukhang sinapi ang ano naman ng 600 at 600 na chupa! So yung scheme ni Lux dito is ano yon? Kay Looney yun, no? Yung kung napanood nyo, na-review na natin yun eh. Alam ko, na-review ko na yung Looney vs. Aklas. So, isa yon sa mga scheme ni, ano, ni Looney. Isa sa mga verses ni Looney yun, yung ganon. Yung style na ginamit ni Luxuria ngayon dito sa unang mga verses niya na in-spit kay Looney yun. Yung reference niya is yung style ni Looney dun versus kay Aklas. Yung nag-costume siya ng pare. So, kaya siya sinabi ng pare ng tugma eh. Yun. So, sana nag-gets niyo or sana familiar kayo doon sa laban ni Looney tsaka ni Aklas. Ako hihigaw sa lakas ng mga lalaking tulad mo rito sa liga na parang Ovaltine. yung estilo mong banal na malibog, di lang pang hosto, pang abnormal din. Dahil pagdating sa chupa, ang hindi pagdura, ang pinakamalala na oral scene. Alam ko yan dahil kaya ko rin umibabaw at umilalim na parang langit at lupa, ako ay porn star din. Loyal daw sa misis, tapos kagabi sabay kami maligo. Palung-palo ang ingay-ingay, Lux! Tabi ka dito! Sinapian ka na naman siguro ng espiritu ni Nick Makino, pero huwag ka mag-alala! Raph, ako bahala sa'yo, babe. Halika rito! Kampon ni Darwin! Lumayas ka sa katawan ng manyakis na to ngayon din! Minulis na nyo na lahat ng e-abab dito, huwag kayo masyadong sakim! Huwag nyo na rin hintayin, nabigla ko na lang tong salsalin! Gago! Ngayon mo gawin yan 3 oras 6 na butok! Sa ihilang pahinga, ali na lulok! Gago. Kung inaakala mong magiging tulad lang to ng laban mo kina Harty at Sisa,
Kauna-una ang fame si Champ at finalist ng isa buhay to, kaya nagkakamali ka! Kauna-unang FEMC na champion. Alam ko sa sunugan siya nag-champion eh, yung freestyle ata yun. Hindi ko masyadong alam yun, no? Pero yung syempre finalist ng isa buhay, yes, kalaban niya si Pistol, alam niyo na siguro yun. Sa kauna-unang FEMC champ at finalist ng isa buhay to, kaya nagkakamali ka! Hindi pa natin na-review yung Rapido, yung 2x2, yung Rapido Mox 1 versus Lil C sa Hearty. Eh. So, if may gagamiting angulo si Lux dito about dun sa laban nila, hindi ko pa yun masyadong maintindihan kasi nakapila pa yun sa notebook natin na hindi ko pa napapanood at na-review. Laplaban na! Ano? Duwag! Walang pero-pero! Duwag! Ang laki ng pinayat ni Lux. Ang laki ng pinayat ni Lux. O diba? Nung sa akin yan ginawa, tuwang-tuwa kayong mga lalaki. Kahit puro kalaswaan at below the belt na ang atake. Pero pag kami pok-pok, malandi, yan ang lagi niyong sinasabi. Ngayon, anong pakiramdam na kayo naman binabastos ng babae? Ayos! Ano? Tanggal angas mo ngayon, oh. Nakahanap ka ng katapat. Hoy, tangina mo, sa akin ang tingin, wag dun sa mga model sa harap. Ikaw lang yung speed rapper no, naka skinny jeans. Ang banu pa. Di na nga marunong kumalaro eh. Tineterno pa yung panlaro niya. Angas-angasan sa FB, talagang awit peg. Puro forma lang pala sa video. Outfit check! Wala palang iyakan, ha? Eh kung sabagin kaya kita? Baka di mo po alam. Nambubugbog ako ng tanga. Parang si tito mo, badang! At akata! Anong tumaas yung TF namin dahil sa'yo? Ayoko sanang umamin. Tanong nyo kay P-Boss, yung sponsors ng PSP, galing sa akin! Kaya dapat ako pasalamatan nyo dahil for your info lang, yung 1 million price nyo sa matira mayaman, commission ko lang. Tapos ako pa sasabihin mo, matakaw sa atensyon, eh ikaw nga tong nagpapasikat, nagdedemand ng malaking bayad sa independent na liga, palibasa di dumaan sa hirap. Ako 10 taong nagtiis sa wala, ngayon nagbubunga na ang hip-hop. At tandaan nyo, wala lahat lang to kung wala ang flip-top! Galing. Round 1, Rapido, let's go! Ay, tapos na pala. Akala ko ano lang yun. Akala ko hindi pa ender yon. Okay, yung ender ni Lux, hindi pa tumama kay Rapido, no? Ang haba rin ng setup niya doon, tapos about dun sa sponsor, TF, tapos commission nga lang daw niya yung grand prize sa Matira Mayaman, tapos nag-end sa flip top, and yes, no? Props doon, kasi syempre, pinagtanggol niya yung flip top doon. Syempre, battle, napansin natin na yung bandang end is hindi na tumama kay Rapido yun. Pero yung umpisa, yung paggaya niya sa kay Looney, sa pari ng tugma, ginamit niya yun dito. Yung scheme na doon, yung mga verses ni Loons, ginamit niya din dito. Nirevise lang niya para patama kay Rapido. Okay yun, pero medyo nakulangan lang ako sa mga direct punches para kay Rapido. Yes, tumatama yung iba, pero hindi ganun kabigat yun. Pero nagustuhan ko yung pag-compare ni Lux dun sa mga
dun sa nakalaban ni Rapido na si Harty tsaka kay Lisisa, which is hindi pa rin naman natin hindi pa naman natin na-review yun, pero nagustuhan ko lang yung ano dun, yung selfie bars na kaunti, yung ibahin mo ako sa nakalaban mong Harty tsaka Lisisa, FEMSI ut kauna-una ang FEMSI champ tsaka Isa Buhay finalist. Tayo, nagustuhan ko lang 'yun, yung pag-flex niya dun sa naging achievement niya ng mga nakaraang taon, 'di ba? Solid 'yun. So, para sa akin, goods 'yun. Maganda yung performance ni Lux. Pero pakinggan natin si Rapido dito. Buong round doon is style, no? Mm. Unang pasusin niya sarili mo, ginagalang nga kita eh. Walang yaka po, Onger! Ilabas mo yung pera ni Enigma! Gago. Yung perang kinuha mo, doble. Sipin mo, nagawa mo pa magparetoke. Hindi ba no, Hiloxuri, ha? Ay, sorry. Yo! Nung tinanong ako ni Phoebus kung anong masasabi ko sa'yo, ang sabi ko, I do. Ibig sabihin, ginagalang kita. Tapos, nung tinanong ka, tinawanan mo lang. Ngayon, sa harapan ng maraming tao, gusto kong masungkit ang matamis mong oo. wait lang guys, wait lang. So yun, pasensya na. May tumawag lang and kailangan ko lang sagutin 'yon. So okay? So ayun, let's go. Tanggapin mo ang si Tanggapin mo ang singsing na 'to. Tandaan ang ating pagmamahalan na sa una lang mahirap. Pag nagtagal, pahirap ng pahirap. Tanggapin mo ako bilang iyong kabiyak. Mamaya, bibiyakin kita. O, palakpakan naman dyan. O, sorry mo na, sa misis ko yan. Game! Paalala lang, mga kapano ha, bawal ang bastos. Maraming babae sa harap. Game! Gago. Sinuot niya yung... Ewan ko, kung sinasabi, balik mo na sa misis yan. Sinuot niya yung wedding ring nila dun sa kay, ano, kay Lux. Sira ulo talaga to si Rapi. Alam ko sa laban na to, dala mo, bayag mo. Pero sa akin, manilang to. Kasi sabi niya, itong laban na to, magiging dik-digan. Sabi ko, paano nangyari yun? Yung kalabang ko, pong sikat. Sikat? Pwes pa iibigin ko lang to sa battle at pag nakuha ko na yung premyo, ibibili ko ng alaas saka iiwan ko na tong bilat. Este, dilat. Kita nyo? Para lang sa brillantes, kaya kong iwan tong sikat. Oy! Bars. Kaya malabo maging dikdikan. Pokpokan, pwede pa. Bawal bastos ha? Kasi sabi niya, Kiki, ligin daw ako sa battle namin. Pwes Kiki, labutan ka sa sinasabi mo. Titi, yakin ko sa iyong titi, lapon ka sa mga bara ko. Titi, di kita titi pa rin, ipapalasap ko sa iyo ang titi ko. Titi ko, kita mo sa dami ng narinig niyang titi, mukha tong natakam. Pinaramdam ko lang sa iyo gamit wordplay ko, kaya kitang ma-overcome. Ngayon! Ngayon!
Nakaharap mo namang kanor ng flip top. Eto, tanong ngayon. Did you come? Kasi wala kang dating. Lalo yung laban niya kay Sherna. Nandito kayo nun, di ba? Uchalintik sa mga bara hindi pinag-isipan. After nung battle nila, sinisigaw ng mga tao, refund. Yun ay concept ni Sherna, yun ang aking nabuko. Pinaka-highlight nung battle, hinalikan siya ng tuko. Mga style niyo bulok, puro kayo pakulo. Sabi ko, bulok, 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 puro kayo pakulo. Gusto ko na ngang ikat yun para yung kita ng flip-top ma-maintain na masagana. Kaso yung pagkakakat ko sa gitna, kaya yung masa na wala ng gana. Sobrang boring! Okay, punong-puno ng wordplay si Serapido sa round na to. At para sa akin, na overpower niya si Lux dito sa round 1. Although hindi pa tapos yung round 1 ni Rapido. Para sa akin, nakuha na ni Rapido yung round na to. 6-6 sa wordplay, 6-6 sa mga punches. Solid na execution ng mga bara. Okay. Yung masa na wala ng gana. Sobrang boring! Bonjing! Kahit mag-gym ka sa PSP, yan taba mo din na kayang matunaw. Papayat ka lang ng konti, pero mukha ka pa rin bakulaw. Oh! Mukha kang mastermind ng mga bugaw! Si Raulo. Kita mo, tumatawa, mukhang guilty rin. Yung rap skills niya, Nicki Minaj, pero yung mukha niya, 50 Cent. Wala, sa returns, mas direct si Rapido at ayun, nakuha ni Rapido. Pero, kahit yung katawan niya pang bouncer, hindi ka pwede magbantay sa gate, baka si Peebus lalo mag-amok. Paano ba naman Peebus? Kung sino-sinong Junjun pinapapasok? German cat pinapasok. Nakakapote pinapasok. Gago. The American bully pinapasok. Gusto nyo ba real talk? Alam nyo bang kalandian niya sa apps na Tinder? Senior citizen na single na naka-wheelchair na kamukha ni Kiefer. Ang may lupang gold digger na stripper na mukhang street sweeper, binabaladra niya sa cam yung labi niyang may subong titer at cleavage na may glitter. Sinner yan sa mga cheaper. Pag yung price na ay bigger, ina-unsip niyo na yung sipper. At pag highest na yung bidder, ina-announce niyo na yung winner. Sabay maghuhubad na tong attention seeker at sasayawin niya na yung nag-trending nun sa Twitter, yung careless whisper. Tinininin. Ang gago. How ironic yung trabaho niya, work from home, pero kaya niya mag-hands-on kasi gamit niya finger. Bao. Pang type. Ah, pero tama na. Masyado mo nang binibenta yung sarili mo, Magdalena. Mag-stay ka na lang dito kasi sa probinsya. Ako to yung best friend mo, si Ernesto. Ito'y kwento ng isang babae. Luxuria sa umaga, badong sa gabi. Ako to, si Ernesto. Nabalitaan ko raw, nagtatrabaho ka lang sa kabaret. Schedule mo 69, kumakain ng simento. Kabaret, 69, kumakain ng simento. Nung huling kumain daw ng simento, naputok ang karaw sa mukha. 6 na putok, kaya yung sugat bumuka. Pero alam niyo ba nung laban niya sa Kumo, kinikilig tong dalaga. Humalik sa hangin tong si Magdalena, sa boyfriend niyang doon niya lang nakilala. Binansagan kang kalapate sa image mo to mama. Yung flying kiss mo ang taas, pero lipad mo mababa. Oy! Siya daw kasi yung tinuring na nag-iisang Isabel ng isa buhay na masyadong desperada. Tipong lumulunok ng pride, wag lang masabihang tatandang dalaga. Willing siyang iputok sa loob, magkaroon lang ng bata. Dapat pinapasabog sa loob mo, Isabel. Granada! Pero ayos. Talo yan ng isa buhay kasi Isabel Granada, ano yan? Artista yan, guys. Hindi siyang iputok sa loob. Magkaroon lang ng bata. Dapat pinapasabog sa loob mo, Isabel Granada! Pero talo yan ng isa buhay kasi katwira niya, ang dami daw problemang nadagdag. Pero okay lang naman daw siyang matalo kasi sanay na siyang magpalaglag. Buong round 1 mo, pinakita ko lang na ikaw ay mentally, physically, pati love life mo matagal nang broke. Yung pagkababae mo, parang height mo ngayon, isa kang malaking joke. Maganda ka sa round 3, talagang paiiyakin kita. Hilingin mo na ako mag-joke. Pok-pok.
Ayun, so sobrang daming angles, sobrang daming haymakers, sobrang daming tawag dito, wordplays, may mga cut words pa nga si Serapi doon, yung cemento, yung masagana. Galing, galing ni Rapido dito. Mas malakas yung Rapido dito ah, compared dun sa laban niya kay Poison 13 sa PSP rin. So masasabi ko na nakuha ni Rapido yung round na to. Although sabi natin sige mahaba, pero kahit mag-cut tayo dun, no? Mag-cut tayo dun sa, di ko alam kung ilang minuto dito sa PSP eh, diba? Pero so far wala namang inaano si Pewis dito. Pero ayun, round 1 ni Lux, sabi ko sa inyo nag-end siya ng masyadong broad at hindi tumama kay Rapido yon. Yung umpisa niya yung about kay Loons, yung scheme ni Loons, 'di ba, ginamit niya. Okay yun, wala, di ko kina-question yon, pero medyo nakulangan lang ako sa mga punches niya papunta kay Rapi. So, yung round 1 bigyan ko ng 8 puntos para kay Lux. Sa round 1 ni Rapido, sobrang siksik. Sa mga wordplays, tangina, sobrang lupit nung mga wordplays ni ano dito ni Rapi, mga cut words niya, yung mga punto niya ng angas noon, ang ganda nung performance, 'di ba? Lupit. Maganda yung execution ni Rapi dito, yung delivery, yung pinak overall performance niya, napaka-perfect noon for me. And lahat ng returns niya talaga, lahat ng mga linya niya talaga is for Lux lang eh, no? Hindi siya nagano, hindi siya nagsayang ng linya para, kasi 'di ba may mga battle MC niya sa sumi-setup pa lang, tapos pagdating sa punchline hindi ganoon ka-effective. Yung kay Rapi kasi para sa akin, setup, sumusuntok na, tapos pagdating sa punchline sobrang effective pa. So para sa akin sobrang perfect nun for me. And yun, 10-8 in favor of Rapido sa round 1. Round 2, Luxuria, let's go! Let's go, pangil! 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 Let's go! Nagbigay pa ng sing-sing. Kaya pala nag-iingay na to. Kaso binawi kasi sa asawa daw niya yun, mamaya maghihiwalay kayo. Tapos sinabi niya na 25 single sa Tinder. Eh ano naman? Bakit? Ikaw ba magdadala sa loob ng 9 na buwan? Kesa daw wala pa daw kasawa. Tangina, masyadong pabida to. Wala ka pang asawa? Kailan ka mag-aasawa? Para kang tita ko! Ang sinasabi niya kanina, may pakulo siyang binanggit. Talagang nalilimit na to. Talagang nalilimit na to. Nagbanggit siya ng pakulo, kaya pala sa akin, mag-iinit na to. Cebu! Paglangas! Puera buyag! Gamay kag utin! Imong now, mura magsigpin! Sabi niya nung laban niya kay Poison, puro kasi to pa Charmy, yung mga anak di man lang ma-whisper. OA mo, agoy! Charmy, whisper, may naka-absorb. Wordplay mo, badoy! Nag-reference ng napkin, kala ko ba bawal dugo sa iglesia? Kulatin mo, walang bilib sa'yo. Kainin mo to na may regla! Yuck! Sabi ni, wala pa rin pinagbago yung style at mga jokes niya dati. Basta lang makapag-speed rap ng nakamulti, ox na body. Veterano hanggang ngayon, di maiwasan pag-chot-choke niya lagi. Ako mag-chot-choke lang ako dito kapag choke ni daddy. Pinakamalakas na, round 1 daw niya yung laban niya kay Poison. Comeback na yan. Ako all 3 rounds, binadibag ko lang naman, kaya wag kang magyabang. Sa gera, di ka pwedeng maubusan ng bala, kundi man down ka dyan. Kala ko ba 3 oras, 6 na putok, eh ba't hanggang 1 round ka lang? Sinerte lang naman to nung nag-click yung 6 na putok. Kaya nandyan siya ulit. Pwes ito, 6 na putok. Bang! Kaso Russian roulette. For 6 consecutive years daw, naging boom ang karir niya. Antindi mo naman, brother. 6 years ago, binadibag sa libadang. Tas hindi na bumatil. Ako,
kahit matumal ng flip-top quarantine, battle ng battle. Ikaw bumalik lang nung malaki bigaya na pangil sa pangil. Purkit kalakasan ng season, nakikiain nung Sep to December yan. Wala kang maloloko dito, Kuya Kim! Wala kang maloloko dito, Kuya Kim! Ang buhay, weather lang. Usapang karir ba? Di ba dati kang nagtatrabaho sa grocery? Bago sa ibang field nag-focus, nambubudol para lang mabili yung kanyang tindang robust. Namamasko na INC, talagang iba din ang modus. Nag-resign dahil hindi ka nabigyan ng Christmas bonus. Gusto mo talagang bumenta? Gawa tayong pelikula doon sa mini-mart. Untitled Shoplifter, binatuta ng Lady Guard. Halos lahat ng laban, yung pangalan ko lagi nagagamit. Wala pa akong album na nila-launch pero sobrang dami na ng racket. Hindi ko na nga alam paano magkakasyahin sa sobrang laki na ng budget. Ikaw dating promodizer ng SM pero mahina sa market. Ako, nababalita sa dyaryo. Ikaw, nagbabalita sa radyo. Naging usap-usapan nung laban to kinabatas, poison, akatazite. Pangil sa pangil undercard, pero sa poster, mas mataas pa yung likes. Hindi sikat sa social media, pero panis kong palakasan sa live. Di ba pinagmamalaki mong DJ ka? O asa ng hype? Sinabihan mo kung walang bars, ngayon tayo magkaalaman kung sinong top sa class. Ikaw na pag-iwanan na ko na natiling star ng batch. Dapat dito kinakansel, parang nag-stop yung match. Pagtapos nito, babalik ka sa pag-DJ. Literal na start from scratch! Okay. Kaya huwag mo akong yayabangan kung usapang boom lang ang karir. Para kang Goodbye Philippines, pumuputok lang once a year. Hmm. Okay, so round 2 ni Lux. Round 2 ni Lux, selfie bars. More on selfie bars yun. Yung achievements niya pa rin. Diba? So, yun, napansin ko lang na more on selfie bars yun. And okay naman yon, kaso syempre battle rap, nagantay ako ng mga kakaiba or nagantay akong maging creative si Lux dito para tapatan yung yung round 1 ni Rapid di ba? Minsan kasi yun yung ginagawa ko. If tulad nun, yung round 1 niya, since yung round 1 niya is sobrang alam mo yon, lack of punchlines or haymakers, and yung kay Rapid naman is sobrang angat, no? Ang daming elements nung kay Rapido sa round 1. So, ang tinignan ko dito, kung matatapatan ba ni Luxuria yung round 1 ni Rapi. So, ayun yung ganun na yung expectation ko kung paano matatapatan ni Lux yung round 1 ni Rapi. Kaso, ayun, more on, napansin ko sa round 1 ni Lux, more on naka-selfie bar siya dito. And, yun, parang comparison lang na ako, naging sikat ako, ay pinag-usap-usapan ako yung after ko ng laban kay Batas, kay Poison, kay Akata, kay Excite, diba? So, yun, more on ganun yun yung pinaka-ganun yung content ng round 2 ni Lux, parang comparison na kung ano yung career niya sa career ni Rapido. Yun yung mensahe. So, ayun. Okay yun, pero since battle rap, feeling ko yung comparison scheme, hindi yun enough para sumugat sa isang battle. Diba? Sabi ko nga sa inyo, nag-antay ako ng makapag-spit si Lux ng in a creative way. Pero, yun, hindi natin masyadong narinig yung mga ganun. Pero, alam ko, kilala ko naman si Lux, na napanood na natin ng ilang beses yan si Lux sa flip top. Alam ko kaya niyang sumugat talaga through his battle mode or through his punchlines or haymakers. Pero dito lang sa battle na to, medyo kulang. Okay? So round 2 ni Rapi. Okay. Round 2 Rapido, let's go. Yo, game. Pero muna. Pero muna ako diyan. Sige na. Binigay mo na sa akin dito ako manadali. Oh, trip niya tayo. Alam niyo ba na ang salitang hipopotamus ay
Magandang araw sa inyo! Trivia muna tayo. Alam niyo ba ang salitang hipopotamus ay hango sa salitang luksurya na ang ibig sabihin ay pokpok? Ito po ang inyo... Okay na, sige na. Yo, game! Huwag mo nga akong binabara. Baka pag pinalinis ko sa'yo tubo ko, hindi mo talaga magawa. Oh, pero ang cute niya, para siyang gorillang nagdadabog. Nakikipagpataasan ng ihi sa lalaki pag umihi naman parang si Shanti Do. Laging sabog. Veterano na tong kaharap mo. Yumuko ka muna. Ako yung big fish sa laban namin. Pero siya yung mukhang tuna. Kung pabilisan ang laban, sige, mauna ka na. Kasi yung moto ni Rapido, mga babae, lagi kong inuuna. Pero sabi niyan, hindi ko na siya kayang talunin kasi mga babae, lagi daw tama. Payag ba kayo, mga lalaki? Payag naman tayo kasi tinyan na mo, nasa katawan naman eh. Tama raw. Oo nga. Di ba? At sabi na nga ba, may bao na namang dugo jokes. Ayan, nakakaumay na mga letra. Sa akin binabato yung dugo jokes, ikaw nga itong nireregla. Pero sige, kumain ka hanggang maimpacho. Alam mo sino tumatawa dyan sa mga joke na yan? Yung mga katulad mong ignorante sa aral ng Kristiyano. Ayon silang bawal kumain ng dugo? Research mo aking answer. Walang sino mang tunay na Kristiyano ang kumakain ng dugo. Hindi lang sinabi sa'yo ni Father. Oh, pero sige, kumain ka hanggang tumaba ka. Ilinya mo sarili mo sa mga linta, kuto, garapata. Wala kang alam kasi yung oras winawaldas mo. Ito yung mga tipong nagiging relihiyoso lang kapag dumarating na yung masayang piyesta at araw ng Pasko. Oh, ano sabi mo kay Akata? Nakita mo lang nakapolo, parang sasamba. Kailan pa naging katawa-tawa yung formal na kasuotan? Sana compliments yung sinabi mo para di ako na-hurt. Palibasa sa inyo, pwedeng magsimba yung mga naka-crop top at miniskirt. Oy! Outfit check mga gar, simbang gabi na mga gar. Oy. Huli ka ngayon, ha? Kayo mga magkakapatid kayo, nagkakaisa lang kayo pag meron kayong pinagkakaisahang tao. Kaya nga pagbotohan ang gulo-gulo nyo eh. Kayo nagpapatayan. Di ba? Grupo-grupo. Kayo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kumikita pa rin yung programang isumbong mo kay Tulpo. Oh, di ba? Mga magkakapatid daw na Kristiyano, pero sila nagdedemandahan. Pag-usapan natin yung case, yung tipong harapin mo face to face. Oh, di ba? Mga di na nahiya, pati yung mga away magkakapit-bahay at magkakamag-anak, sinasa publiko pa, lahat damay-damay na. Akala ko ba, peace be with you, paglabas ng simbahan, away-away na. Oh, di ba? Sa amin kasi walang demandahan eh. Kaya namin pag-usapan ng mahinahon. Pero balik tayo sa'yo ngayon, panghe. Alam niyo bang tirador ng cellphone tong si Inday? Gusto niya ng mamahalin, ayaw niya ng chipipay. Pag nakakita niya ng cellphone naka-charge, agad niyang bumibigay. Lalo na kapag iPhone, literal niyang Apple of the eye. Oh, hindi ko din ako yung cellphone range na ipit lang sa bilbil ko. Huwag ka nang magpaliwanag, nagdidilim na paningin ko. Kung ikaw magiging ilaw ng tahanan, siguradong turn off kami sa'yo. Oh, eto yung patitipong para sa fame, pati kaluluwa, itataya. Huwag lang puro rap. Lifestyle mo, masyado ka ng pabaya. Inom, barkada, lalaki, yun ang ginagawa niya sa Maynila. Kung gusto mo ng room for improvement, o sige, tabihan mo ako sa hotel mamaya. Tatlong oras, bibigyan kita. Lights off, lights on. Lights on para kitang-kita. Ipaparanas ko sa'yo yung pinaranas ko kay Lil Cisa, promise. Lalabas ka ng kwarto na nakangiti at masaya. Maiiba pananaw mo sa buhay pagkatapos kitang basahan ang verse mula sa Biblia. Yun dapat ang ina-absorb sa buhay at huwag ka mag-pretend. Hindi init ng katawan lagi ang sagot, luksurya. Kailangan mo words of enlightenment. Mm. Kaya nagiging normal sa mga babae yung sex eh. Dahil sa mga tulad itong walang kwenta. Diba? Mga todo kaldag sa TikTok, sa mga atensyon ay takam. Mang-aakit na mga lalaking kanilang inaasam. Umaasa na ang pag-ibig sa kanila'y ipaparamdam. Pero pagkatapos ng siyam na buwan, bigla na lang magpo-post. Proud to be single, ma'am. O, diba? Influencer ka, diba? Dapat yung kasikatan... Influencer ka, di ba? Sa kasikatan, huwag ka magpakakulong. Dapat pinopromote mo awareness, huwag lagi tinda mong bagoong. At hindi porkit wala ka pang anak, wala kang pake. Irespeto mo yung sarili mo. Doon nabibili pang lalaki, hindi sa puso't mo at daddy mong malaki.
Ipagsabi mo sa mga babae. I-apply mo sa sarili mo para hindi ka magkamali. Huwag kang papayag na maaanakan ka lang dahil sa alak at kapusukan ng isang gabi. Paano ko nasabi? Kasi after photoshoot namin, alam nyo ba, dumiretso yan sa club, doon nagsasasayaw. Nagpapakawalwal tong lawlaw. Masaya na ka-move on kasi nga nagpagalaw. Move on, nagpagalaw. Kaya after ng club, pumunta kay Toyo. Doon nagpasawsaw. Uy, issue. Totoo yun, di ba? Oh, alam nyo ba, pati yung rapstar na si Archie, walang kawala dito sa opportunistang monggi. Lagi niya pala tinachat yung kanyang lodi. Literal niyang in-apply sa buhay yung go with the flow. G! Oy, alam mo, tawag sa'yo, pokpok. 3 minutes. Okay, so comparing round 1 ni Rapido sa round 2 niya, para saan, syempre, mas solid pa rin yung round 1 niya. At punong-puno ng iba't ibang elemento yon. Wordplay, scat words, diba? Andun din yung mga jokes, yung performance ni Rapido. Yun, basta superb yung round 1 niya. Pagdating sa round 2, medyo bumaba lang ng konti. Masasabi natin one step behind yon. Pero syempre, yung Rapido sa round 2, I think kanya pa rin yun. Sa angles, no? Yung round 2 ni Luke, ni Lux, rather. Eh, sabi ko nga sa inyo, more on selfie version, yung comparison of her achievements to Rapido. Then, ayun, puro ano lang naman yun. At sabi ko nga sa inyo, hindi ko naman din ni-disregard yung returns ni Lux doon. Pero para sa akin kasi kulang lang yun sa mga effective na mga punchline compare kay Rapido na sobrang on point siya bumara. So, 8 points pa rin naman ang ibibigay ko kay Lux sa round 2. So, 16 points meron na si Lux. Sa round 2 ni Rapido, sabi ko one step behind yun. Bigyan ko ng 9 points si Rapido doon. Medyo hindi ko lang nagustuhan yung mga angles ni Rapido doon. So, siguro, yung reference ni Rapido about dun sa Katoliko, Iglesia, something ganyan. Medyo hindi ko lang natrepan. Kasi sa tuwing na re-review natin si Rapido, more, ano eh, may mga ganun siyang angulo eh, diba? Yung kay Smug, yung kay Poison 13, tas ngayon dito meron na naman siyang ganong, so medyo naumay lang ako sa ganong angulo, kaya medyo hindi ko rin natrepan yung round 2 ni Rapido. Pero after nung scheme na yon, nagtuloy-tuloy naman yung mga punchline tsaka haymakers ni Rapido, and for me na overcome pa rin niya yung round 2 ni Lux. So yun lang, ganun lang kasimple round 2 ni Rapido, kanya pa rin yon, pero hindi siya kasing powerful ng round 1 niya. So 9-8, 19 to 16 rounds 1 and 2 Rapido, may round 3 pa. Round 3, Luxuria, let's go! Let's go. Palakpakan natin si Father. Nag-preach na naman. Bawal daw yung dugo sa kanila. Grabe tindi. ATS ako. Kaya sa amin, hindi. Kasi nasabi mo pa na si Range, hinako ko yung iPhone niya. Ba't ba nagagalit ka? Tanga, hindi ko yun ninakaw. Binenta niya sa akin yun nung gagamit siya. Tapos sinasabi pa niya na hanggang ngayon wala pa rin daw akong anak at asawa. At least hindi ako naging pabayang ina na nag-anak na maaga. Game! Para sa pera, pumayag kang magmukhang bading sa poster. Sumigaw pa yan ng ambak, gagod. Inaabangan namin pagdating ni Fonger. Saka mo na ako yabangan pag yung anak mo hindi na nalilimos ng time. Pre, ang usapan dito kung sino mas angat ng battle rap career. Hindi yung makikipagpaliksahan ka kay Poison kung sino father of the year. Nagpapanggap na best dad, gusto pang gumaya kay Kong. E ano pang ginagawa mo dito? Magpalit ka ng diaper doon! Panay flex ng family picture para kunwari mabuting ama. Ni naman pinapansin anak niya galing school pag uwi na. Ano sasabihin mo? At least siya may father figure. Yung akin, tsugi na siya. Subukan mong idamay papa ko, tangina mo, kukunin ka niya. Pero huwag ka mag-alala, hindi ko dadamay mga anak mo, lalo na yung nasa age of 7. Ulul, susunod na papa niyo, kita-kita na lang sila sa heaven. Di mo ba pansin, ginagawa ka lang naming stepping stone?
si Smuglas International na simula nung nilaban kay Sharon. Mm. Silang dalawa ni Shernan nasa batang Quiapo na Chong. Si Sinyo nasa pasarapan na ng buhay at ang masama pa doon, panay ka pa rin. She ng Word of God kinakalaban mga pastor. Walang damayan ng relihiyon. Pag ikaw pwede, wow! Pala desisyon! Kung talagang solid hater ka ng rebulto, ba't di mo basagin yung rebulto dun sa EDSA? O di kaya pigilan mo yung parada ng Nazareno pati yung mga santo na binibenta? Pero pag sa'yo yung nagdadamay ng anak at asawa, okay lang. Bakit diktador ba to? Eh pinagbabawal mo lang naman yung mga di pabor sa'yo. Siya daw ay disenteng rapper na naka-tie and suit. Os, hanep, ganyan sinusuot para maghayag ng peking salita. Glove, papit, galit na galit sa nagko-costume palibhasa. Low budget, di lahat nakakurbata at tiwa-tiwala yung iba. False prophet. Okay. Hihingi pa yan ng donasyon kung magkano lang afford. Para daw sa simbahan. Sige, ano Gcash ni Lord? Tangin ng ligtas points yan, naka-G-loan. Ba't ka pa kasi ay bumabatil? O kayo na din ang manghusga? Di ba bawal sa inyo, makamundo? Bawal din na magmura? Ikaw mismo nagpapasama sa mga iglesia, kaya laging napupuna. Para daw mapunta tayong lahat sa langit! O ba't di ka mauna? Mag-quit ka na lang ulit sa battle o kumibayag ka at totoong ayaw mong nadadamay mga INC, tumiwalag ka! Pero hindi ko to sinasabi para magmalinis o anuman. Kung gaano ako kakupal sa stage, ganun din kabait, alam nyo yan. Kesa naman dito, banal-banalan pagtapos makipaggaguhan, patunay lang nang di mabuti lahat ng palasimba at di masama porkit tatuan. Oh, mga Cebuano, ngayon sabihin sayang ticket nyo. Pibus, tangina mo. Dagdagan mo ang TF ko. Welcome back to Battle Rap. Kaso mukhang di na uulit to. Kaya round mo na. Nandito na rin naman ang food trip ko. Let's go, Pangil! Let's go! Let's go, Pangil! Gago na yun. Round 3, rapido! Okay, so okay yung mga angulo ni Lux, no? Okay yon, pero ineffective talaga. Unlike kay Rapido. Napansin nyo naman yung mga rounds ni... I mean, yung mga linya ni Rapido, diba? Ano siya? Direct talaga, no? Direct kay Lux. Kung pinakinggan nyo na mabuti yung mga verses ni Rapido. Ano talaga, more on direct punches talaga si Rapido. Kay Lux kasi medyo, broad eh. Hindi... Para sa akin, kung paano ko napanood at na-absorb yung mga bara ni Lux. Kulang eh. Kulang sa DN, kulang sa suntok, kulang sa mga, alam mo yun, kulang sa dikit-dikit na mga punches. Unlike kay Rapido na solid talaga yung construction. Yun, medyo kulang lang siguro, hindi lang nakapag-prepare ng maayos si Lux siguro. Not sure ha, pero medyo pitin lang ako sa performance ni Lux dito. Kasi syempre, sabi ko nga sa inyo, napanood na natin si Lux ng ilang beses, na-review na natin ng ilang beses. Alam ko kung gaano kabigat yung mga letra nito, linya nito sa mga battles niya sa Flip Top. Pero dito sa battle niya sa PSP, medyo nabitin lang ako doon. Hindi to yung Lux na inaasahan ko, no? So, ayun, ineffective lahat ng mga hindi naman lahat, parang most of her angles na ginamit kay Rapido is ineffective eh, 'di ba? So, 'yun. 7 points for Lux sa round 3. So, 'yun, 887 tama ba? 887 'yun. 887 para sa akin ito yung pinakamahinang round ni Lux, 'di ba? So, 16 23. So, 23 points para kay Lux. Kay Rapido meron na siyang 19. So, may round 3 pa si Rapi. Let's go. Okay pa, Cebu. Kita mo! Siya daw ay 80 years, pinagkasigawan pa ng sagad.
Sa lahat ng ATEs, ikaw lang yung nag-costume ng madre at napapa-oh my god. Pero game! Pinersonal ako! Game na kayo! Yeah! Alam nyo ba, siya daw ay strong and independent. Pinagsigawan pa sa crowd. Iniwan yung nanay, tumira sa ibang apartment, siya pa yung proud na proud. Nag-start from scratch, financially broke, talaga namang zero amount. Malaman lamang ko yung apartment, nasa loob din ng kanilang compound. Kita mo, pinagsiga. Tapos pagkain, inaabutan ka rin pala. Independent! Tunog maangas. Pero sa likod nun, iniwan niya yung nanay niya na sa gabi luhay pumapatak. Kaya nga brand name ng clothing niya, Unlock. Kasi nakalaya na siya sa responsibilidad bilang isang anak. Hindi ka magiging successful sa buhay kung lagi mong pipiliin umalis. Mananatiling nakakandado yung shop mo kahit gawin mo pa yung best. Maniniwala lang ako na Unlock na yan kapag nasolve mo ang aking test. Samahan mo nanay mo kasi yun lang ang key of success. Oo. Alam nyo ba naghirap yung tatay niya? Nung panahon nagdo-dominate siya sa battle, sabi niya, sana sinamahan ko na lang yung papa ko kaysa mag-rap. Oy, Luxuria, ang sabihin mo, pasaway ka. Huwag mong dinadahilan yung kultura para lang sa mga kalokohan mo. Kung may battle ka at uuwi ka ng madaling araw, ipagpapaala mo. Ilang kwarto ng lalaki tinulugan mo gabi-gabi. Habang nag-aalala magulang mo, ikaw wala kang pake. Yung unikaihan nila mukhang sa motivation kinapos. Iniwan yung nanay at piniling maging malaya kahit manlimos. Pigati yung dahilan kaya yung tatay mo naghikahos. Pinangarap niyang makapagtapos ka pero dahil sa lungkot, siya una mong pinagtapos. Tangay na, personal shit na yung atake ni Rapido dito. Ouch, Ligarito, papaiyakin pa kita. Dito, pareho tayong nawala ng tatay. Pero alam mo pagkakaiba natin? Tinupad ko yung pangarap niya para sa akin. Binago ko buhay ko dahil alam ko yun ang kanyang hangarin. Sa ganung paraan, masasabi kong natupad ko pangarap ng papa ko para sa akin. Ikaw, hindi porkit kaya mo nang buhayin yung sarili mo, yung lakas laging nasa kamay mo, hindi lisensya yan para iwan mo magulang mo. Pag-uwi natin ng Manila, puntahan mo kagad yung nanay mo. Yapusin mo, habang buhay pa, alagaan mo para naman masabi minsan nakabawi ka na sa tatay mo. Ano dadahilan mo? Kaya lang naman ako nagsosolo kasi gusto kong maging malakas at yung nanay ko may iba ng pamilya. Yun nga eh! Kaya mas pinili ng nanay mong samahan niya yung anak niya sa labas kasi lagi kang nasa labas. Kita mo ah, look sorry ah, pero eto aking kutob na kung sino pa yung anak sa labas, siya pa yung may utang na loob. Aminin natin, minsan kaya tayo nagkakamali ng desisyon kasi nalulungkot tayo, tama? Tama yun. At yun yung ginawa. Yun yung naisip ng tatay mo. Nung time na yun, kaya niya hiniwalayan yung nanay mo kasi nalungkot siya. Pero ikaw, wala kang nagawang paraan para yung pamilya niyo muling mabuo. Separated from parents para daw matuto. Kakasama niya kay Harty, ayan, nagpapakita ka na rin ng suso. Naturing ang followers nung Harty, pero sa magulang, walang puso. Oy! Sinusundan pa yung yapak nung Harty, eh hanggang ngayon, palipat-lipat nga ng apartment yun palagi. Ikaw, palipat-lipat ka rin ng apartment at mga lalaki. Yung location ng apartment mo, lumalarawan sa pagkababae mo. Makati! Oy! Alam nyo ba, abang siya kumikita. Pero alam nyo, nag-away sila ni Harty. Yumabang na to, masyado ng pabebe. How ironic lang yung mga kababaeng mababa ang lipad. Nag-iiwanan sa ere. Diba? Ano sabi niya? Hindi ko rin siya kayang wasakin kasi matagal na siyang wasak. Hindi. Defense mechanism mo lang yan. Binibrainwash mo lang yung mga tao para pag umanggulo ko dyan, kunyari manhid ka, pero deep inside, sakit ka na. Ayan, nawalan ka na ng tatay. Hindi na nakapanatili. Sa kagustuhan niyang maging malaya, ayan, inalisan ka ng haligi. Okay, naliligaw na ganda lang. Hindi niya na alam kung saan siya pupunta unti-unti, pero huwag kang mag-alala. Meron ka pang nanay, may ilo ka pa ng tahanan, magmuhayaang mapundi. Buong round 3 ko, pinaramdam ko lang sa'yo, pinakitaan kita ng malumanay na sermon. Ngayon, Luxuria, kung inaakala mong wala kang ginagawang masama, pwes akala mo lang wala, pero meron! 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 Pok, pok! Pok, pok! Pok, pok! Pok, pok! Time, 3 minutes. Time, judges, judges! Luxuria! Okay, so personals yung pinaka-atake ni Rapido sa round 3. And masasabi ko na kung na-personal si Lux sa round 3, mas masasabi ko na mas mabigat, mas masakit
mas sumadiin, mas maganda yung pagkaka-deliver ni Rapido dun sa mga verses niya na mga personals. So, yun, di, wag natin isa-isahin yung mga personals ni Rapido. And para sa akin, rounds 1 and 2 pa lang naman, nakuha na ni Rapido yun. Round 3, parang closure na lang yun or parang formality na kanya talaga yung battle. And ayun, 7 points nga yung binigay ko kay Lux sa round 3. Although personal yon, tapos yun pa yung worst ni ano ni Lux. Kay Rapido naman, hindi na niya naulit yung perfect round sa round 1 eh. 2 and 3 para sa akin, naging same na lang yun ng level. So, ayun, 28 para kay Rapido. Kay Lux naman is, ilan ba yun? 20 ba yun? 7? Hindi, 8, 7, tapos 7. 8-7-7 nata yung score ko. Nakalimutan ko na 10-8-9-8. Diba? 10-8-9-8. Or 9-7 ba yun? Nakalimutan ko na kung ano yung score ko. 10-8 sa round 1. Tama, 9-8 sa round 2. Tapos sa round 3, binigyan ko ng 7 si Lux, diba? So, 8-8. 23 pala. 23-28. So, all 3 rounds binigay ko yun kay Rapido. 10-8, 9-8, tapos 9-7. So, yun. All 3 rounds, Rapido. Mas madiin, mas creative, mas maraming mga laro. May mga cutwins pa. Mayun, may mga jokes pa. Yung round 3 niya na personals, mas madiin pa yun. Mas masakit yun compare sa mga personals ni Lux. So, yun. Rapido. Victoria versus Rapido. Kung nagustuhan niyo yung laban na yun, alam niyo na! Let's go, Papi! Let's go! Ang mananalo dito magagamit ng 30,000 pesos ang pinili ng mga taga-Hatol. 5-0! Panalo si Rapido! Yo, shoutout nga pala sa lahat ng mga tumulong sa akin, Boss Walter, Paolo Marcoleta, para sa ito. Picture tayo, picture Lux. Okay, so yun, Rapido yun. 5-0, pero yung judgment off-cam ko na lang siya papanoorin, okay? Gaya ng ginagawa natin sa mga battles dito sa PSP. So, ayun. Shoutout, Joseph Tabian, sa request mo na to. Pasalamat ka, nasa PSP mode tayo ngayong Mayo. So, kaya nadamay yung request mo. Kaya, pero, dapat matagal pa yan eh. Matagal pa dapat yung PSP reviews ko eh. Pero, ayun. Isa-isahin na muna natin yung mga PSP reviews dito. Okay, so kita-kits tayo sa next na review. And di ko alam kung anong battle yung re-reviewin ko sa PSP. Baka Range Harlem. Range versus Master Fit, di ba? Di ko alam. Pili na lang tayo dun, okay? Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.